humildad, marfil de los sencillos y de la caridad. Isa siguro sa mga bagay na hindi natin kayang gawin ay yung mapunta tayo sa magkaibang lugar ng parehong oras. Hindi pwedeng nasa Pilipinas ka ngayon at nasa Japan ka din at the same time. But nothing is impossible with God. God can give the person the gift of bilocation. What is bilocation? Bilocation is a miraculous ability wherein the person can appear in two distinct places at the same time. Isa sa mga santo na biniyayaan ng Diyos ng gift of bilocation ay si San Martin de Porres. Si San Martin de Porres, gustong-gusto niyang maging misyonero, pero kahit kailan, hindi siya nakaalis sa kanyang bansang Peru. But miraculously, he was seen in different places like Japan, China, Africa, at Mexico. At alam niyo ba na isa pa sa mga lugar na kung saan siya nakita ay dito sa Pilipinas? As it was written in the Annals of the Dominican Order of 1637, Brother Martin was seen taking care of the sick priors in Intramuros. And this was witnessed and attested by Guerrero and Diego de Santa Maria. Kaya, hindi katakataka na ang mga Pilipino ay merong espesyal na debosyon kay San Martin. Si San Martin de Porres ay ipinanganak sa Lima, Peru noong December 9, 1579. Ang kanyang ama ay si Don Juan de Porres, isang Spanish nobleman, at ang kanyang ina ay si Ana Velasquez, pinalayang anak ng alipin mula sa Panama. Kaya nga, nung si San Martin ay canonized, ang naka-highlight sa periodiko ay Saint's Mother was ex-slave. Dahil mas namana ni Martin ang kulay ng kanyang ina na mulato, hindi siya kinilala ng kanyang ama. Sila ay inabandon na nito, kaya't nang siya ay binyagan sa kanyang record, ang nakasulat ay Father Unknown. Itinaguyod sina Martin ng kanilang ina na si Ana sa pamamagitan ng paglalabada. Noong si Martin ay 8 taong gulang na, ang kanilang ama ay nagbalik na sa kanila at kinilala na sila bilang anak. At sinigurado nito na maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan pati na sa pag-aaral. Sa edad 12, si Martin ay sumailalim sa pagtuturo ng isang barbero. Noong 16th century, ang maging barber ay hindi lamang pagugupit, sila din ay nanggagamot. Kaya natutunan din ni Martin ang paggagamot at paggamit ng mga herbal medicine na napaka-importante noong mga panahon na yon. Noong edad 15 na si Martin, nagpasya siya na i-devote ang kanyang sarili sa religious life. Kaya siya ay nag-apply sa Convent of the Rosary, monasteryo ng mga Dominikano sa Lima. Kaya lang, hindi siya tinanggap dahil may discrimination noon at may batas na nagsasabing ang mga Indians, itim at kanilang mga inapo ay hindi pwedeng mag-profess sa anumang religious order. Kaya hiniling na lang ni Martin sa mga Dominicans of the Holy Rosary na tanggapin siya bilang isang donado or katulong na gumagawa ng mga gawain sa monasteryo, at bilang kapalit ay pwede siyang magsuot ng habit ng mga Dominikano at tumira kasama nila. Dito ay nagamit nga ni Martin ang kanyang galing sa panggagamot dahil siya ay na-assign sa infirmary ng monasteryo. Naatasan din siya sa paglilinis, pagluluto at paglalaba. Noong 1603, sa edad na 24, si Martin ay pinayagan na rin na maging Dominican brother, pero hindi siya naging pari. Si San Martin ay namatay noong November 3, 1639 at ang buong Peru ay nagluksa sa kanyang kamatayan. After 25 years, nung hukayin ang kanyang libingan, buo pa ang kanyang katawan
at ayon sa kwento ay may kakaibang halimuyak na naamoy. He was beatified in 1837 by Pope Gregory XVI and he was canonized by Pope John XXIII on May 6, 1962. Ano ba ang kwento sa buhay ni San Martin na pwede nating maging inspirasyon? Dahil nga sila ay inabandona ng kanyang ama nung bata pa siya, si San Martin ay lumaking mahirap lamang. Pero hindi niya minasama ang kanyang kahirapan. Sa halip, ito pa nga ang naging daan upang lalo siyang maging maunawain sa kalagayan ng mga mahihirap, lalo na ng mga ulila. Kaya kahit siya ay kapos, siya ay nagbabahagi pa rin, lalo na sa mga mahihirap. Meron ngang kwento na kapag si Martin ay inuutusan ng kanyang nanay na mamalengke, pag-uwi niya, yung kanyang basket madalas wala ng laman dahil naipamigay na niya sa mga pulubi o sa mga mahihirap na nakikita niya pabalik sa kanilang bahay. Isa sa mga katangian ni San Martin ay ang kanyang kakayahan na makipag-usap sa mga hayop. Minsan nga, pinasok ng mga daga ang kanilang monasteryo at sinira nito ang mga fine linen robes. And Martin was asked na lasunin yung mga daga. Pero nung nahuli ni St. Martin yung isa sa mga daga, kinausap niya ito. At ang sabi niya, "Kapatid, bakit nyo naman sinisira ang mga gamit dito sa monasteryo? Ang mabuti pa, tawagin mo yung mga kasamahan mo at pumunta kayo sa dulo ng garden at dadalang ko na lang kayo ng pagkain araw-araw. Basta huwag nyo nang sisirain yung mga gamit sa aparador." At yung mga daga nga ay sumunod sa kanya. At araw-araw, tinupad niya yung pangako niya, dinadala niya yung mga daga ng pagkain. At dahil nga sa kanyang katangian na makipag-usap sa mga hayop, madalas nakikita din siya na napapakain niya nang sabay-sabay ang aso, ang pusa at ang daga sa iisang bowl lamang. Kaya nga marami din picture ni St. Martin na makikita natin na meron siyang kasamang aso, pusa at daga. Kung tayo ngayon ay may pandemya dahil sa COVID, during the time of Martin, there was also an epidemic in Lima. And in their convent alone, 60 priors were sick. During that time, ang mga professed at ang mga novices ay magkakahiwalay. And masasabi natin there was also a lockdown because of that pandemic. And Martin could be seen passing through the locked doors to take care of the sick priors. And he can be seen transporting sick patient to the convent. But when the provincial superior learned about this, he was alarmed because it was threatening to the health of the priors. And that's why he forbade Martin to do so. Martin's sister, who lived in the country, offered her house for temporary lodging for those sick whom the convent cannot accommodate. One day, when Martin was walking in the street, he found a poor Indian almost dying because of a dagger wound. And he brought that Indian to his room. At ang sabi niya, pag ito'y gumaling, tsaka ako siya ililipat sa bahay ng aking kapatid. When the prior learned this, he was reprimanded. And the prior actually was inspired with the response of Martin. Ang sabi ni Martin, "Forgive my error. Please instruct me. For I did not know that the precept of obedience took precedence over that of charity." And the prior was inspired, and that's why he allowed Martin to continue doing his exercise of mercy. Pangarap ni San Martin na maging misyonero at mamatay na isang martir katulad ni Kristo, ngunit hindi nagkaroon ng katuparan ang kanyang pangarap. Subalit, ang misyon mismo ang dinala sa kanya ng Panginoon. Dahil dito, napakadami niyang tao na natulungan, hindi lamang sa Peru,
kung hindi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tayo, marahil hindi rin mabibigyan ng pagkakataon na makapagmisyon sa ibang lugar. Subalit, hindi ito hadlang. If we will have a heart for the needy like that of Martin de Porres, we can do our own mission. At kung tayo ay sensitive sa pangangailangan ng mga mahihirap, kung tayo ay may puso katulad ni San Martin, hindi na tayo malayo sa buhay na banal. Prayer to Saint Martin de Porres. Most glorious Martin de Porres, whose burning charity embraced not only your needy brethren, but also the very animals of the field, a splendid example of charity. We hail you and invoke you. From that high throne which you do occupy, listen to the supplications of your needy brethren, that by imitating your virtues, we may live contented in that state in which God has placed us, and carrying with strength and courage our cross, we may follow in the footsteps of our blessed Redeemer and His most afflicted Mother, that at last we may reach the kingdom of heaven to the merits of our Lord Jesus Christ.